Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, mayroon na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon nga lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang numero uno pong paninisig kay Maine Mendoza na hindi po natin maintindihan kung bakit si Maine Mendoza ang sinisisi po ng mga casual televiewers, no? Siya po yung sinisisi kung bakit daw itong daddy's girl ay again and again and again na naman po, no? Puro na lang po hubaran. Palaging pinag-uubad yung mga kalalakihan na sumasalang po sa daddy's girl. At hindi ko alam, no? Hindi ko rin maintindihan kung bakit si Maine yung kanilang sinisisi. Yan po ang pag-uusapan natin mamaya. At hindi rin po mawawala sa ating usapan, ano? Ang pagkakapalit po, no? Pinagpalit, pagkakanulo dito po kay Maine Mendoza at kay Alden Richards, alang-alang po sa business permit na tinatawag. Renewahan na po kasi ng business permit ngayong buwan na ito. Okay? At para nga naman po ma-approve at para nga po ma-renew ang kanilang business permit, in particular po dito po kay Alan K, kinakailangan na ibenta, kinakailangan po na ipagpalit, kinakailangan po ipagkanulo ito pong si Maine Mendoza at Alden Richards. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, araw-araw pa rin po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. Hindi po natin palalagpasin yan. At bago nga tayo patuloy, pahayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kay Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal kay Maine at kay Alden. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, nako, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang nakakapanood ng mga latest na ganap kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat nga po, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss Regina Christy Limpon. Ako, naputol pa lang pangalan niya rito, no? Ang sabi rito ni Miss Regina Christy Limpon, Mr. Pinas, thanks for the updates about Eat Bulaga. They have not changed at all. Still deep in the sarsuela in spite of what is happening to them. I have already erased Eat Bulaga completely from my lists. I just get updates because of Maine from you and other legit ADN bloggers and from my GCs, especially from an ADN group who goes regularly to the studio even during the days Maine was in Japan with RJ. And they report on what is happening there with the photos, no? Whoever said that Eat Bulaga was told to do that to try to cover up for Maine and RJ's Japan vacation, you know, for their sarsuela sake. Anyway, I heard that the old man fired a lot of employees, even the security guards, and gave them all a big bonus of curses as their separation pay. Heard too that EPT is in danger of being foreclosed. Yes? I love the logo of Myriad, the letter M in the middle of the infinity sign. All IDN should support Myriad Entertainment. I did this lunchtime, no? The start of the elimination round. I always receive a notice in my phone just daily, just before the games start. With regards to Ryza Volkerson, she knows the other party, especially Eat Bulaga, would surely do something upon the arrival. And I agree with you, Miss Regina Cristalin po, lalong-lalo na po doon sa sinabi ninyo na they would do everything just to invalidate, no, yung naging Japan trip na yan. They would do everything talaga para pumapagtakpan ang lahat ng yan. Thank you so much po to your real talk, no, the real talk comments. At para naman po sa ikalawa natin komentay, mula naman po kami Stories Castillo. Sabi niya rito, hello Mr. Pinas, oo nga, na-offend si Salamina at si Ryan, mga mema kasi. Kung may nagbabanggit na kasal, ano sila, magpapakasal si Chong Kong Kong Chong Panot. Kahit kanino pang desisyon, ano,
ni RJ or ng APT, basta sabi ni RJ, hindi muna mag-iit bulaga. True, Mr. Pinas, hindi talaga inalis ni RJ ang logo, no? Patunay lang na love niya si, love ni Mr. ano, si Mrs. Walkerson. O sa mga funny dyan, ano, ito lang, ano, kung walang RJ at Main, ano, sana wala yan sa logo na letter M and infinity, you know? True yung sinabi ni Raisa, no, na darating ang tamang panahon para kila Main at kay Alden, kaya idean kampante chill, ano? Alam kong totoo at walang ibang paniniwalaan kundi sila RJ at Main lang, ano, sapat na. Forever, sabi nga, God gave me you, yan ang song walang papantay. God bless Mr. Pinas. And God bless you too po, no, Miss Doris Castillo. With regards to your comment about po doon sa sinasabi ninyo na darating talaga yung hinihintay, ano, at naiintindihan ni Raisa, yung kapatid ni Alden, yung mga nangyayari sa kanila, I agree with that. Kasi imposibleng kanya eh. Kasi alam naman po natin nakadadating lang po nila from vacation, 'di ba? Eh dapat masaya ka pa noong mga panahon 'yon, pero ngayon ganyan po 'yung mangyayari dahil alam po ni Raisa na back to work na naman ang kanyang kuya, may mangyayari na naman as expected, 'di ba? At 'yun na nga 'yung nangyayari. Para naman sa ikatlo nating komento, mula naman po ito kay Miss Christy Asilo. Sabi niya rito, good evening Mr. Pinas, nabalitaan mo na ba na nasuspend ang pep talk ng Twitter? Hindi alam kung papaano, hindi alam kung kailan babalik. Sana hindi na para maalis ng maninira sa kanila at maging masaya si Alden and Main. Thank you Mr. Pinas. With them and without them, masaya naman po silang dalawa. Di ba? At ito po yung pep alert ata kung di ako nagkakamali. Ano? Sila po yung nag-post ng picture ni Main Mendoza nung nakaraang araw lang dahil nga po sa pagkakabalita dito po kay Sanjo, tama ba? Sanjo Marudo ba yun? Nakarelasyon daw po nito si Rhea at Aide. Okay? At kanila pong ginigiit na merong din part si Main Mendoza rito. Pati po si Panot, no? Basta ipinapasok nila lang, ipinapasok yung pangalan ni Mengay dito. Dito po kay Sanjo at saka kay Rhea. At after nga lang po, ng kung sa aming bilang po, after 16 hours po, no? After they posted that thing, eh nasuspend po sila. Okay? Siguro, no? So ito lang ha, point of view ko lang to. Siguro marami talaga mga Aldev fans ang nag-report dito sa PEP dahil sa mga ka-fake news na kanilang mga pinagbababalita, no? At deserve nila 'yon. Hayaan na natin silang ma-suspend. Sana nga wag nang maibalik, 'di ba? At ngayon, pag-usapan muna natin. Ito po muna ng ganap kay Alden Richards muna tayo, no? Kay Alden Richards na busy po, no, dahil nga po nagsimula ng elimination round, nagpatuloy sa iba't ibang games. Para nga naman, alam niyo yun, pag na-eliminate ka na ko saan, syempre, alis ko na dun. Matira-matibay talaga, no, dito sa esports. Natulungan na ni Alden na mag-strategize yung mga players. Natulungan niya na yung ibang mga players. At isa rin sa mga goals niya rito ay makakalam pa ng scholars, no? Ang ganda po ng mitiin na to, pero sana nga, no, masuportahan natin yung mga ganitong bagay. May ganito rin po si Main Mendoza na charity works, no? Yun nga lang, hindi ito na imi-media dahil alam naman natin, ano, ito pong pagtulong ni Main Mendoza ay walang kinalamang sa esports. No? Alam naman natin, pag esports talagang totoo kang media sa ganyang bagay. Pero yung palaging ginagawa ni Main at saka ni Alden off the cam, no? Yun po yung kanilang hindi na i-video at hindi na rin po nila na i-upload pa. Ang nag-upload lang nito yung mga natulungan o kaya mga nakakita talaga. Diba? At punta naman natin sa Main Mendoza. Sa Main Mendoza po na sinisisi ng sinisisi ng mga casual fans na bakit daw pinaguhubad yung mga kalalakihan doon sa Daddy's Girl. Nakakauta na raw. Diba? Wala nang maisip yung scriptwriter na ibang story kundi pagubarin ng pagubarin yung mga lalaki na nandoon. Tapos magtataka raw kung bakit late na inilalagay ng GMA ang kanilang time slot. Diba? Paano nga naman kung maaga yun at may makakita ng iba? Diba? Lalo ng mga bata. So, deserve nila yun. Bahala sila sa buhay nila. At sabi ko nga sa inyo, para hindi kayo ma-stress, huwag nyo nang panoorin. Diba? At ang para naman po sa sentro ng ating mga updates, ito po yung may kinalaman kay Alan Kay. Kay Alan Kay na binabatikos po ngayon. Kay Alan Kay na sinasabi po na
business permit po nila ang nakasalalay rito. At hindi nga po ito maire-renew kung sakasakali nga po na hindi magsasalita itong si Alan Kay patungkol po kay Maine Mendoza at kay Panot. Take note, ano? Congressman po dyan si Panot kung saan po nakatayo o nakalagak itong business na itong si Alan Kay. Kaya hindi na nakakagulat na ito po yung naging dahilan, ano? Kung para po, alam niyo yun, mapatindi pa yung sarsuela dahil po dito kay Alan Kay. Okay? At hindi na rin po ako nagtataka pa, no, na marami pong cheche boreche na gagawin itong kampo ni Lepanot para lang po mapiga pa, no, may ilabas pa itong si Alan Kay patungkol dito kay Maine Mendoza at kay Panot, di ba? Syempre bayad siya, di ba? Nabigyan ng bagong sasakyan, di ba? Hindi si Alan Kay kundi isa pang kasama sa sarsuela. Well, anyway, meron pa po tayong ibang talagang binavalidate pa at pag nabalitaan po natin itong tama, kami po ang kaunahan na magbabahagi nito sa inyo. Muli ito po ang Pinas Showbiz News Ngayon.